hello to all grade 9 students. Welcome back again to our lesson in math. We are now in a fourth week and we are going to discuss about solving problems involving quadratic equation and rational algebraic equation. But before I continue, I would like to thank our regular teachers, Teacher Jeanette and Teacher Erlina. Thank you so much, teachers, for supporting our deaf students. Now, let us begin with our lesson. Okay? First, let us try to review. Okay? So, again, let us get the sum and the product of roots in the given equation. So, again, yung ating standard form ay ito. AX squared plus BX plus equals 0. And our formula that we're going to use for sum is negative B all over A. And then sa product, we will use C over A. So, how to do that? So, given sa number 1, naka-arrange na siya in standard form. My X squared, my X, and then my constant na number. So, letter A natin is 5. Ang letter B natin ay 20, yung may X. And C is negative 12. Next, using this, yung sum, formula is negative B over A. So, negative muna, kukopyahin mo muna yan para hindi ka malito. And then, 20 all over our A is 5. So, 20, i-divide mo yan sa 5, that is negative 4. Ito yung ating sum. Okay? Ito yung sum. So, dinivide lang natin yan. Okay? Negative 4. Next, ang ating product ay okay, product C over A. Ang outing C is negative 12. Okay? Negative 12 and then our A is 5. So, yan na lang siya. Ito na ngayon ang ating product. You cannot make it into lowest term kasi yan ang pinakaano na. Next, number 2, given we have 6x squared minus 10x plus 18 again. Naka-standard form na siya. So, arrange na siya. So, yung A natin is 6, yung may x squared. B is, mayroon siyang negative, negative 10. And then, C is 18. Using this formula, sum equals, okay, dito tayo, negative B over A. Okay, so, lalagay muna natin yung negative. And then, yung B natin is negative 10. And then, yung A natin is 6. So, itong dalawa, babaguhin natin. Magiging positive 10 over 6. Or, pwede nang burahin yan. Okay? Tapos, yung 10 over 6, okay, pwede mo pang i-divide into 2 para sa lowest term. Kasi pwede siyang i-divide divisible by 2. This is 5 over 3. So, paano? 10 divide by 2 is 5. Next, 6 divide by 2 is 3. So, ito yung ating sum. Next, our product. Okay, ang product natin, again, is C over A. Yung C natin ay 18. Ang ating A ay 6. So, kung i-divide mo yan, that is 3. Again, our product is, okay, product is 3. Okay? Okay, now, we are given the following roots. And then, we are going to change it or make it into a quadratic equation. So, ito yung roots 2 and 5. So, paano? So, ito, magiging x. Tapos, ipapalit mo lang yung signs. So, ito magiging negative na siya. Negative 2. And then, ito naman, x minus 5. So, kung i-observe nyo, pinalitan ko yung signs. Ito siya, negative 2. And this one is negative 5. Next, isa-isa. Okay, this is x squared. Minultiply natin. Then, this is negative 5x. Okay? Next, ito naman. Tapos ka na sa x. Dito ka na. Negative 2x. And this is positive 10. Again,
Si x and x, naging x squared. Si x saka negative 5, negative 5x. Then negative 2x. And then, yung negative saka negative, pag nag-multiply, magiging positive. 2 times 5 is 10. Okay, equals, laging may equal 0 pag sa equation, quadratic. Itong like terms, okay, ito yung like terms. Okay, pagsamahin yan. So, kukopyahin mo siya, si x squared. Ito siya ay negative 5x and then 2x, negative 2x. So, this is x and then pareho ang sign. So, kopyahin and then i-add dahil pareho. So, minus 7x plus 10 equals 0. Ito ang ating quadratic, okay, quadratic equation. Okay. Ay, quadratic. Dali-dali lang, di ba? Next, sa number 2 given. Ito naman, positive 6 saka negative 8. Ganun ulit. Papalitan mo siya ng sign. Magiging negative 6. Then x, itong negative, papalitan mo ng sign, magiging positive 8. Okay, next. Ganun din ulit. X squared, x saka x, this one, positive 8x. Next, this one, minus 6x. And then, 8, negative saka positive. Negative and positive, ang sagot yan pag nag-multiply is negative 48. Next, itong like terms, parehong x, kukopyahin mo muna itong x squared. Ito siya, 8x minus 6x equals 2x. Okay? So, plus, don't forget the plus sign, plus 2x minus 48 and equals 0. Kasi quadratic equation siya. Kailangan may 0. Okay? Quadratic equation. Equation. Okay? Yan ay review. Okay, review. Next, proceed na tayo sa ating pinaka proper lesson. Okay, let us focus ourselves with solving problems involving quadratic equation and rational algebraic equations. So, example, problem number 1. Okay, the sum of the two numbers is 5. And their product is negative 84. So, what are the numbers? Yung two numbers. Ano ang mga yun? So, mayroon tayo dyan sa quadratic equation. Una, anhin natin yung ano na formula na x squared minus yung sum. Minus yung sum ng roots. And then, lalagyan mo ng x. Tapos, yung product of the roots. So, how? Una, kukopyahin natin ito. Isusulat natin dyan. X squared. I-minus natin yung sum. Ang sum natin is, ito yung sum. Okay? Yung sum natin is 5. So, minus 5. Tapos, nakalagay dyan ang X. Susundan lang natin yan. Susundan lang natin ang formula. And then, product of the roots. Ilan ba yung product of the roots? Ito yon. Minus 84 equals 0. Ito na yung quadratic equation natin. Again, x squared minus yung sum is 5. And then, ilagay natin ang x. And then, yung product of the roots is negative 84. Next, ifa-factor natin. Ifa-factor. Okay? Okay, this one. Ito yung first term. X and x. This one, ang negative 84, ang factor niyan ay could be 12 and 7. Why? 12 times 7, okay, 14, this is 8, 84. So, dahil negative yan, mayroong isa na negative, mayroong isa na positive dito. Titingnan natin yung nasa middle. Okay, ito yung middle. So, ang middle ay negative. So, ibig sabihin, yung mataas ay negative. So, ito yon. Ang mataas ay ang 12. Okay? Itong mababa, so positive. Again, pag negative dyan,
dapat may makita, may mayroon diyang isa na negative. So dahil ito ay ang 12 ang napili natin at negative, kasi pag dito siya sa middle, babalik ka sa middle term, negative ang sign. So dapat ang mataas ang hanapin mo, so ito negative. Kung titingnan mo siya, 12 plus 7, ang sagot ay negative 5, which is nasa middle. So gagamitin na natin to. So minus 12, and then plus 7 equals 0. Next, lalagyan na natin yan, kung maalala nyo. X minus 12 equals 0. Next, X equals, ililipat natin to. Dahil naglipat tayo, magbabago tayo ng sign. So, imbis na negative, positive na siya, wala na siyang negative. Ito yung ano natin. Next, X plus 7 equals 0. So, equate natin, yung X maiiwan, si 7 ay lilipat. So, dahil lumipat siya, yung positive, mababago ulit, that is negative 2. So, ang tanong dyan, ano ang mga numbers nung dalawa? So, the numbers could be, therefore, the numbers are, okay, the numbers are, ito siya, 12 and negative 7. Okay? Number 2 example, if a number, yung isang number daw, altered to the squares. Pag sinabi natin square, yung square root, dalawa. The result is 42 and then you have to find or look for the number. Again, hinahanap natin yung number. Okay? Since we don't know anong number yan, we don't know, let us use X. Ha? Let X be the number. Okay? Let X be the number. Okay? Kasi hindi natin alam kung ano ba yung number na yon. So, si X ang gamitin natin. Kapag daw ang number, so, kukuhin natin si number, ito na siya, ito na si X. Represent natin ang X. If a number is added, okay, yung added, plus sign yan, to its square. So, yung square niya, X square. So, ito siya, in-square mo siya, ito yon. The result is 42. Result. Okay, the result is 42. And then, ang problem natin, hanapin natin yung, ano ba yung number na yon? So, i-arrange muna natin sa standard form, pag nakaganyan. Okay? Standard form. Na, AX squared plus BX minus C equals 0. So, mauunay dapat yung mayroong square. Ba? So, ito muna siya. Lalagyan muna natin dyan ng 0 para alam mo kung nasa left siya at nasa kanan siya. So, ito muna si X squared. Okay? Next, yung mayroong X. Ito siya, plus X. And then, of course, yung C ay yung number 42. Okay? Since we transfer this on the left side, babaguhin natin yung sign, magiging negative. Okay? Next, ipa-factor na natin. Okay? Okay, factor. Pa-factor. Mag-factoring tayo. So, ito yung X, magiging X. Ang X squared, magiging XX. Si negative 42, ang naisip ko dyan ay 7 and 6. Try lang natin. Dahil mayroon siyang negative, meaning mayroong isa sa factor ang negative. So, titingnan natin kung ano ang lamang. So, dito ay positive. So, positive yan, hanapin natin yung mataas, yun ang magiging positive. Ito, mataas. At yung natitirang isa ay negative. Kung titingnan natin, 7 minus x ay minus 6 equals 1. Tingnan natin kung nag-iisa lang si x. So, we will be using these factors. So, plus 7 and negative 6. Okay? And then, ano na natin sa 0. Okay? So, lagi natin ito lalagyan para di malito. Ang left side yung x, yung variable, ililipat natin si 7.
Dahil positive yan, pag transfer, nagiging negative na yan. So, x is negative 7. On the other side, we have 6 minus 6 equals, x minus 6 equals 0. Lalagyan niya na natin. Then, variable x will stay there. And then, we have to transfer this. Dahil negative siya, pag transfer, magiging positive. So, we get already the number. So, the number could be, therefore. Okay, so therefore, okay, that is the symbol, sinortat ko. The numbers could be, the number could be, yan, negative 7 or positive 6. Okay? Next, we have problem here. If the product, okay, if the product of two consecutive odd integers is decreased by 3, yung result niya is 12, then we have to find the integer. So again, reviewin muna natin. Okay? Ano ba yung odd integers? Okay. Pag sinabi natin odd, nagsistart siya sa 1. Next, mag-add ka lang ng 2, 3. Next, 5, 7, 9, 11, etcetera. So, yan yung mga add. Okay? So, dito, if the product of two consecutive add integers is decreased by 3, the result is 12. So, muna, hindi natin alam kung ano ang number. We don't know. So, let represent the number with x. So, let x, ito yung first number. Okay. Ngayon, pag sinabi dito consecutive add integer, ibig sabihin magkasunod. Okay. Kung si x ay yung first, okay, yung second number or second add, okay, second add number ay, observe nyo, nag-a-add siya ng 2. Kung ito ang first number natin ay si x. Si x yung first number. Observe nyo, yung add number, dadagdag ka lang ng 2. Okay? So, plus 2. Ito na yung second add natin. So, sabi nyo ito, if the product, pag sinabi natin product, multiplication. So, i-ano natin ang multiplication. Yung product daw ng dalawa, two consecutive add integers. So, ito ipag-multiply natin si x, saka si x plus 2. Kasi magkasunod na integers. Decrease, pag sinabi natin decrease, nagbabawas. So, minus 3. O, decrease by 3, the result. Okay, yung resulta niya daw ay 12. So, hahanapin natin yung mga integers na yon. So, again, dahil hindi natin alam kung ano ang number, nirepresent natin sa x. Kung i-review natin yung add number, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Pag sinabi natin consecutive, yung magkasunod na dalawa na add number. So, kung ang x natin yung first, tingnan nyo, nagdadagdag lang siya ng 2, kaya nagdagdag tayo ng plus 2 para sa second add number. And then, we have to multiply dahil product. So, we have here, x saka x. Okay, that is x squared, baby. Next, plus 2x. Teka, ayusin ko muna yung aking exponent. That is x squared. Next, we're done with distribution. Next, minus 3 equals 12. Again, i-ano natin sa standard form. Okay? Standard form. Ulit-ulit tayo para makuha nyo talaga. Ax squared plus bx plus c equals 0. Yan ang ating standard form na gagawin muna natin dito. So, i-equate natin sa 0. Ang mauna yung mayroong x squared. So, x squared. And then, this is plus 2x. Kasi yung b yung x. And then, minus 3. And then, si 12, ililipat natin sa kabilang area or sa left side.
So, magiging 12 yan. Dahil positive yan, magbabago, magiging negative. Okay, next, yung like terms. Okay, so x squared plus 2x. Tapos yung like terms, that is negative 15 equals 0. Okay, so ano yan? Negative 3 plus negative 12, that is negative 15. Dahil pareho sila, in-add natin. Saka tayo magfa-factor. Okay, dito tayo mag-factor. Sige na nga, rito. So, ipa-factor natin yan ng si first term ay x saka x. Ang third term natin ay si negative 15. Naisip ko ay 3 and 5. Kasi nga 15. 3 times 5. Ngayon may negative dyan ulit. Pag nakikita nyong negative, mayroong isa dyan na negative. Babalik tayo dito sa second term. Okay. Sa second term, ang kanyang sign ay positive. So, dito, kailangan yung mataas ay gagamit tayo ng positive. So, positive. Tapos, yung isa ay negative dahil negative dyan. Kung titingnan mo, 5 minus 3, that is 2. Tingnan nga natin. Okay. So, dahil dyan, swap. Ito ang gagamitin natin. So, si minus 3 and then si plus 5 equals 0. Paghiwalayin na natin. Okay lang ba? Magbubura ako? Okay? Kasi, medyo maliit yung ating space. So, si x squared, i-continue lang natin, ay si x minus 3 equals 0. And then, sa kabila natin ay x minus 5 equals 0. Lilipat muna ako. Okay. So, dito tayo, si x maiiwan, and then si negative 3 ay malilipat. Yung negative na yan dyan ay mapapalitan na ng positive or wala na siyang sign. Ito rin naman, ililipat natin si 5. Dahil negative dyan, pag nilipat, wala ng negative, nagbago na siya. So, ito. So, sabi dyan, find the integers. So, ito na siya. 3 and 5. Yung mga integers. Okay? Thank you to all the students, and I hope you continue. You keep on practicing. Okay? So that you will learn more about our lesson in math. And I really appreciate all the teachers who've shared their knowledge and expertise in mathematics, who shared to me their slides. Thank you so much for your support in our SPED program. God bless.